Magandang umaga, mga tropa! Mikaelis na naman pala ngayon, bagong vlog natin. Nasa office na tayo ngayon. Trabaho muna. Mamaya, may bago tayong video na ilalabas. Abang-abang, mga tropa. Magandang hapon, mga tropa. Dito tayo sa bahay na ngayon. Gaantay lang papalipas ang oras. Hindi ko pa natatapos kasi yung Enchanted Kingdom vlogs natin, kung yung mga walkthroughs doon, kung paano pumunta, tapos kung options mo kung naka-kotse ka o naka-private, tapos yung commute din, kung paano makapunta doon. Basta papakita ko lahat sa inyo yun at isi-share doon. Ano pa nga ba yung mga upcoming sa channel ko? Siguro yung susunod, yung malapit na yung giveaway natin, no, na Bluetooth headset or earphone or speaker. By next week, i-vlog ko din kung paano natin bibili, kung saan natin yung bibilihin yun. Ano pa ba? Yung mga susunod pa natin ng mga travel, no, marami pa yon. More on north muna siguro tayo magpo-focus, no. By October siguro or September. Magsiset tayo ng isang travel doon, no. Tuloy-tuloy lang pagsuporta dito sa channel, mga tropa, para mas madami pa tayong magawang content, tsaka mas marami tayong mapasaya, no? Ito ba? Siguro yun muna, no? Balikan ko kayo. Balik tayo sa vlog. Gano'n nga baka hirap yung pagiging YouTuber sa una? Siguro normal na ganito sa una. Hindi ka pa ganun kasi kasikat pa. I mean, hindi mo pa nakukuha yung goals na 1,000 hours of views, ay 1,000 subscribers pala, tas 4,000 hours of views bago kumita yung channel mo. Talagang mahihirapan ka sa una kasi nga yung goal na yun ay talagang parang napaka-imposibleng makuha, no? Siguro yung recommend ko lang o maipapayo ko sa inyo, tuloy-tuloy lang sa paggawa ng videos. Tapos dapat yung video ninyo ay entertaining. Basta dapat makakukuha niyo yung loob ng manonood ninyo. Dapat magiging masaya sila pag napapanood nito.
kung masaya yung content mo. Napapatawa kung nagpapatawa ka sa content mo. Informative kung nag-i-inform ka. Kumbaga yung pinaka-puso nito, kung ano yung binibigay ng channel mo, dapat yun din yung makukuha nila. Siyempre, di ka gagawa ng video na basa-basa lang. Be sure na lahat ng gagawin mo, quality talaga. Di ka gagawa ng video para gumawa lang ng video. Maraming tricks, techniques, na ginagawa para makamit yung 4,000 hours na view. Mahirap, di ba? Kasi kung tutusin, mag-upload ka ng 10 minutes na video, pero di naman agad ganun hindi mo kaagad makukuha yung 4,000 hours sa every 10 minutes. Pero siguro, kung collective yung marami kang ginawa na 10 minutes, collectively, makakamit mo yun. Kung meron ka rin mga followers, may mga viewers ka, paano mo makukuha yun? Siyempre yun nga, gaya ng una kong sinabi, dapat entertaining yung video para i-check nila lagi at papanoorin yung video na ina-upload mo. Tama? Ano pa ba? Sa subscribers naman, same lang din siguro. Yun, medyo gagamit ka doon ng effort sa social media, pag share ka ng mga videos mo para makita nila, mga friends mo, pasubscribe mo sila, pasubscribe mo ibang mga tao. Kasi nga, hindi mo naman agad talaga makakamit ang isang bagay kung hindi ka gagawa ng paraan. Tama? Basta mahirap sa una. Ito, nararamdaman ko ngayon, 222 subscribers. Parang hindi umuusan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggawa ng video. Siguro someday when I will look back to this video na yun. Tapos, mapapangiti ako kasi malaki in-improve ng channel. Saya nun. Saya ng ganun pakiramdam. Meron nga ako, lahat naman yan, lahat sila. Lahat ng mga sikat na YouTuber ngayon, nagsimula yan sa ganito din. Yung iba, inabot ng 1 taon bago makuha yun. Pero syempre, nagpursige lang sila para gawin yun. Gumawa sila ng iba't ibang paraan, na nakikita nila, techniques. More on, ano lang talaga, perseverance, no? Tsaga. Mahirap, mahirap talaga. Naman, gano'n ang lahat ng mga hindi. Siya, balikan ko kayo mamaya. Yun nga, no, mga tropa. Dito pa rin tayo ngayon sa sasakyan. Kanina na-discuss ko yung hirap ng pag-YouTube. Siguro ngayon, ang masasabi ko naman, kasi kapag ka nag-pay off na yung hirap mo na yon, mas okay na, 'di ba? Kasi kung gusto mo yung pag-YouTube, tapos kumikita ka pa ng pera, double points, 'di ba? Kasi kung ano yung hobby mo, kumikita ka doon. Maganda, mas magandang punto 'yon. Ano nga ba ang pwede nating gawin kapag kumikita na ang YouTube mo? Siguro maganda mag-invest ka. Tapos mag-ipon para at least pagka lumipas na yung panahon, meron kang madudukot na pera. Kasi hindi naman lagi ka na mag-YouTube, diba? Kumbaga, ito lang yung stepping stone mo. Ito yung parang ngayon nagkumakayod ka, kung sakaling kumita man, ito yung para maging leverage mo pagdating ng araw. Ayos ba yung mga tropa? Siguro yun nga, yung pinaka-technique lang sa buhay, pag-YouTube, buhay ng YouTuber, tuloy-tuloy lang. Huwag kayong susuko, tuloy-tuloy sa pag-upload, balang araw, hopefully, makikita yan ng ibang tao, ma-inspire sila sa inyo, at nakapagpasaya kayo ng tao.
Siguro hanggang dito na lang ang vlog na to, mga tropa. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag niyong kakalimutan. Lagi niyong tatandaan na lahat tayo may pag-asa. Tuloy-tuloy lang, mga tropa.